Lazada bilang seller. Kung hindi pa, I did a tutorial sa ating last video kung paano. And if yes naman po, you should have seen by now yung Lazada Seller Center. Ano nga ba ang Lazada Seller Center? Watch this video and learn its features. Everyone, yung Mama Betchay here and welcome back to my channel. If you want to know how you can be successful in your online selling, I give tips, best practices, tutorials, and other interesting things in my channel. So please consider subscribing and click the bell notification to see my newly posted videos. In today's video, I'm going to give you a tour of the Lazada Seller Center at hahatiin natin po ito sa part 1 and 2 para hindi siya ganun kahaba because I understand that what I'm going to discuss today is a bit of a bore. So ano nga ba ang Lazada Seller Center? Ang Lazada Seller Center po, ito po yung pinaka-command center natin mga sellers sa Lazada na kung saan dito natin gagawin ang order fulfillment, content management, marketing tool, meron ding data analytics dito at marami pang iba. So I'm hoping by the end of this video na maging familiar tayo sa LSC o Lazada Seller Center because this is the system that we will be working hand in hand bilang seller moving forward. So before we jump into the LSC, please do not forget to thumbs up this video so I can make more of tutorials like this one on my channel. This video, by the way, is like a podcast as well as I don't need to show my face because I want you to see the hands-on experience as I navigate the Lazada Seller Center for you. So let me go straight sa Lazada Seller Center. I will discuss the following features as I know na medyo overwhelming po ito at first, lalo na kung kaka-sign up mo pa lang. So I will try my best na ma-explain ito para sa inyo. But if you want more videos, please visit Lazada University as they also have learning materials about everything that can help you succeed sa pagbebenta online using the Lazada platform. Okay, so let's pay attention to the screen. I'm about to show you the main page of Lazada Seller Center. Alright, so this is actually the main page and please take note that I am using a desktop for this tutorial. So if you are using a laptop, you will also be seeing the same interface. Pero kung wala kayong laptop or wala kayong desktop, you can also download the Lazada Seller Center para maging familiar tayo. So regardless kung iOS or Android po ang ginagamit na inyong cellphone, all you need to do is i-search nyo lamang po yung Lazada Seller Center and i-download nyo lamang po and log in according to the information dun sa pag-sign up nyo sa Lazada bilang seller. Okay? And if you want me to create a tutorial naman sa mobile application just to show you kung paano nga ba yung Lazada Seller Center kapag nasa mobile app, no? Please let me know, mag-comment lang po kayo, Lazada mobile app. Okay? Again, if you want me to do a tutorial naman, yung mobile version, please comment lang po, Lazada mobile app. So I would know if you're interested na gumawa ako ng ganong tutorial. Okay? So, I pulled out a browser. Ang gamit ko po dito ay Google Chrome. And then, tinype ko lamang po yung sellercenter.lazada.com.ph. Okay, I will also be providing the link. What I want you to do is isave nyo po yan as your favorite dito sa inyong browser, kung anumang browser na gamit nyo sa inyong desktop or laptop. Again, it's sellercenter.lazada.com.ph.
Okay, so sinasabi ko kanina, no, hahatiin po natin ng tutorial natin to sa dalawa. Just because I noticed po kasi sa ating previous tutorial, like a 2 years ago, nung nagsisimula po lamang ang inyong Mama Betchay sa YouTube, medyo inabot po tayo ng halos isang oras yata or mahigit just explaining the features nitong ating Lazada Seller Center. Okay, so this is the new interface, by the way. So ang gagawin natin, ang first discussion natin is yung products up to store decoration. Okay, yung part 1. And then yung part 2 natin, yung growth center pababa hanggang may account, i-discuss natin sa ating next video. So abangan nyo po yan, okay? Ayan. Okay, so let's just do a breeze through no nitong ating first page. So upon logging in, this is actually what you see sa inyong Lazada Seller Center. So meron tayong store performance. So yan po yung ating metrics. May business advisor, and then nandito din po sa ibaba yung mga events, mga campaign events na pwede nyong salihan or yung mga available. And if you are going to scroll down below, meron din po tayong mga toolkit or yung mga seller tools that can also aid or help us in our online selling journey with Lazada. Pansin ko lang dito sa popular toolkit na to, this looks like a mobile app. Kapag pumunta po tayo sa mobile application, makikita po din natin itong mga option na ito. Okay? So let's go on. Let's move on sa discussion nitong features na nasa ating left side. Okay, and kaya rin naman ang reason talaga kung bakit ko ginawa ulit ito, no? Itong 2021, nag-reset po tayo sa ating tutorials because nag-update po yung user interface ng Lazada. So we need to keep up with the update naman para, again, updated tayo sa mga katulad nito, like yung mga features niya, maraming nadagdag, may mga nabawas, and then may mga incoming pa na mga features na beneficial po sa ating mga sellers. Okay, so to your left side, ito po yung makikita natin, no? So we're gonna discuss the first 6. We are going to discuss the products, orders and reviews, sponsored solutions, traffic, promotions, and store decoration. Okay, so kung napapansin nyo, meron po siyang arrow pointing sa right, no? Clickable po ito mga ka-seller, and when you click on the products, magkakaroon po yan ng drop down. Okay? So magkakaroon siya ng parang subcategory under the product section. Okay? So when we click on this one, makikita natin ito mga following: manage products, bulk ad, edit products, add products, opportunity center, media center, manage image, decorate products, fulfillment by Lazada. Dito sa subcategories na ito, we are going to pay attention dito sa mga manage products, bulk ad edit products, add products. Huwag natin pansinin yung opportunity center dahil hindi pa po yan gumagana. Incoming po yan na feature ng Lazada Seller Center. And also, sa decorate products, dapat na maging familiar na po tayo dito sa new. Dahil ito pong decorate products lang, itong walang close and open parenthesis na new, ay mawawala na rin po yan. Okay, so obviously, when we say products, this is the section wherein dito natin gagawin kung paano mag-product listing. So kung magpo-post na tayo ng ating mga products na ibibenta sa Lazada, dito po yan na section ng Lazada Seller Center. So under products. Okay? So when we click on manage products, itong section na to, this is actually where you are going to see yung status ng mga products mo online. Okay? So pag kinlik natin yung manage products, I hope na malinaw po sa inyong screen, no? Nakikita nyo po yan, no? May number of online items. Ibig sabihin, yan po yung naka-flash po sa Lazada website. Meron tayong draft, may pending from quality, yung out of stock mo na item, inactive, and then yung mga na-suspend, tsaka yung mga deleted na products. Okay, so self-explanatory lamang po ito. Again, but as a seller, you have to check from time to time din. Kasi baka mamaya niyan,
wala na pala yung stocks mo sa website ng Lazada, pero on hand eh, may stocks ka pa. So you have to check and see kung nakapost pa ba yan ng live sa Lazada website. Okay? Ayan. And then bulk add or edit products. In here is the section where you can bulk add. Pag sinabi nating bulk add, so ito applicable po ito sa 100 products and up, no? Or if you are someone naman na medyo familiar po sa Excel, paano mag-import, paano mag-export ng mga file, then you can do this. Ibig sabihin, you can download or you can list your products in bulk or in volume. Okay, hindi yung manual katulad ko, kasi ako po, manual po talaga ako nag-upload ng product. It took me years bago ko ginawa yung bulk upload na tinatawag. So ito po yung section na iyan. Okay, kapag nag-manual upload naman po kayo, then punta po tayo dito sa add products. So i-click lamang natin tong add products, and in here you will see ito yung pinaka main page. Dito tayo magi-start mag-upload ng ating products or items na ibebenta sa Lazada website. So we will be having separate tutorials kung paano mag-upload. Meron naman tayong old tutorial nito na nasa channel ko. There's only a little bit of difference. Kung gusto nyo, pwede nyo rin siyang bisitahin sa akin channel. Like how to manual or how to upload SKU listing or how to upload products in Lazada. Okay? And then don't mind the opportunity center. Hindi pa po ito naro-roll out and hindi pa po ito active. But sa sinabi ko kanina, very beneficial tong opportunity center because inyong Mama Bechay had the opportunity to see yung opportunity center na beta version. So binigyan tayo ng chance nila sa Adam na masilip yan. Okay, so let's move on to media center. So sa media center naman po, this is where you can save all the photos that you have para ready na siya kapag nag-upload ka ng products mo. Okay, so all of the photos, all of the picture, you can create a folder here, no, para easy and smooth yung process ng pag-upload mo ng products. You can create a folder here, tapos i-dump mo na lang lahat ng mga photos or mga pictures. Okay, so parang storage lang siya. Hindi parang, but it is a storage sa loob ng Lazada Seller Center ng mga product photos mo. Okay, so I hope na malinaw, and kung mabilis naman, you can always do a replay po sa ating tutorial today. Okay, and then let's move on to manage image. Okay, for manage image naman po, this is the section wherein halimbawa you wanted to add more pictures, no? You wanted to delete mga pictures dun sa mga product listings mo, then you can definitely use the manage image. This is actually the easiest way to do that. Kasi pwede naman po gawin yan dito sa manage products, no? Pwede natin siya i-edit. But with this one kasi, ang kinaganda nitong manage image, lahat ng pictures na naipost mo, nandito yan sa manage image. So, mas madali yung management ng pictures or photos mo sa iyong Lazada store by going into this section. Okay, kapag decorate products naman po, again, itong dapat dito na tayo mag-focus sa my open and open and close parenthesis na may new. So i-click lamang po natin yan. Kapag decorate products naman po, dito natin makikita yung campaign banner. Okay, kung ano yung mga banners, i-discuss natin yan. Although nagkaroon din ako ng old tutorial nito sa aking channel, but I want you to naabangan yung mga new tutorial natin using the user interface. Okay? And then itong fulfillment by Lazada naman po, ang Lazada po kasi, sa mga nanonood sa atin today, no, just to give you a brief background,
Meron din pong isang paraan to sell with Lazada na tinatawag natin ay FBL or Fulfillment by Lazada. So ito po ang pagbebenta sa Lazada na kung saan isi-send mo yung mga products mo sa Lazada warehouse and si Lazada na po ang bahala magpo-fulfill ng orders mo on your behalf. Okay, kapag may dumating na orders. Okay? And this one is for certain fees. May mga fees din po since sila naman yung magdudo ng packing, shipping ng products mo. Okay? Fulfillment by Lazada. Pero silipin na lang din natin, no? I'm sure that everyone is curious about this. So, i-click lang natin tong Fulfillment by Lazada. Ayan. Okay? So, kung Fulfillment by Lazada ka, kung FBL yung mga products mo, dito mo i-manage yung store mo. Okay? Dito mo siya i-manage. Dito ka magpiprint ng barcode kasi yung mga products na yun, kailangan bago mo ipadala dun sa warehouse, eh dapat may mga barcodes na siya isa-isa. Okay, anyway, we're not gonna tackle on this one since hindi naman yun yung topic natin today. So, let's move on to our tutorial. Ayan. So, natapos na natin yung discussion under products, no? So, let's move on to orders and reviews. Okay, so kaliitin lang natin to. And then, i-click natin uli itong may arrow right na orders and reviews. Obviously, itong section na to ng Lazada Seller Center, this is where we do our order fulfillment. So, dito natin pinaprocess yung orders. So, pag kinlik natin yan, may tatlong subcategories ulit. Meron tayong orders, return orders, and reviews. And obviously, of course, pag sinabi natin orders, so dito natin, i-check yung mga orders na pumasok. Dito natin, i-print yung mga waybill. And we can also do our tracking here if you would want to track yung status ng orders din, no? You can also do that here. So, nung kinlik ko yung orders, dito nyo po makikita may mga options po dito. May all, unpaid, to pack, to ship, shipping, delivered, cancellation, return or refund, failed delivered, lost, and damage. Okay, so this one's pretty much self-explanatory, but I would like to highlight lang po the following. Una, itong unpaid. Okay, kasi may nababasa ako sa ating mga groups, sa Facebook groups, nagtatanong ko ano yung gagawin kapag may pumasok sa unpaid. Okay, so please take note na kapag may nakita po kayo sa unpaid, you don't need to do anything sa unpaid kasi hindi po natin yan mapaprocess on our end. So, yung mga unpaid orders po, yan po yung mga customer na kung saan pinlace nila yung order sa Lazada app pero hindi nila finalize, okay, depending on the mode of payment that they use. Okay, for example, they selected Dragon Pay, no? So, yan po yung example or wallet. Pwede din yan. So, walang laman yung wallet. Or GCash. Walang laman yung GCash nila. And then, so, ganyan po yung mangyayari dyan. Papasok sa atin sa unpaid. So, anong gagawin natin kapag may nakita tayong pumasok sa unpaid? So, our main responsibility really, of course, is to make sure, hindi lang actually is to make sure, eh. Siyempre, sino ba naman ang ayaw sa benta, no? We would want to convert that unpaid orders into a successful order instead. No. So what you can do, pag ganun, best practices ng ginagawa ng Mama Betchay nyo is chinachat ko po yung customer. Okay, chinachat ko yung customer and then I actually offer assistance and I also offer solution like meron po ko tayong COD. You can place your order na may COD po yung payment. Okay? So you can ask them if they need any assistance kasi baka mamayan yan ay hindi lang pala nila alam paano i-select yung payment option. So it would be best to reach out to these customers. Okay? Ayan. And then also, I'd like to highlight one more thing pagdating dito sa orders na kapag naka-to-ship na po yung ating orders, make sure na naka-arrange shipment po siya. Okay? Naka-arrange shipment. So, hindi nyo makikita dapat yung arrange shipment dito. Dapat ang status niya is logistic status. Okay? Dapat logistic status siya. Dapat naka-arrange shipment. Kita nyo po, grayed out na yung arrange shipment dito.
Okay, kasi kinlik ko na po yan. So huwag niyo pong kakaligtaan na i-click yung arrange shipment dahil ang nangyayari po dyan kapag in-endorse niyo na po yung mga orders niyo, yung mga parcels niyo sa drop-off station or halimbawa, pick up kayo at hindi niyo na-arrange shipment yan at kin-scan po yan ni Kuya Pickup ay hindi po iyan mababasa ng scanner. Sa kadahilanan po na hindi nyo pa siya in-arrange to shipment. Okay? So sana po ay malinaw yung ating explanation. So those are just the two most important things that we need also to check dito under orders. Okay, dokes? Ayan. And then, let's move on to return orders. Obviously, return orders. Although pwede mo naman siya i-check dito under orders. Balikan lang natin ha, dito sa return or refund. Okay, for return orders, dito mo siya ipaprocess kapag may mga initiated na return si customer. Okay? Kung ang si customer naman po ay nag-initiate din ng refund, then dito mo rin siya makikita. So you can either accept the refund, di ba? Or you can also dispute it. Okay, dispute the refund. Okay, pero most of the time naman po ako, depende po kasi yan sa item and depende po sa nangyari in between, ina-approve ko na po kaagad ang refund. Okay? Okay, next we have to move on sa reviews. Okay, so itong reviews, i-click lang po natin. Okay, so this is where you are going to see naman yung mga product review na ginamit or na ginawa ni customer sa ating shop o yung mga product ratings nila sa mga orders nila. Okay, so in here, you will see here naman may mga options din tayo yung mga binili na wala pang review. Okay, and then yung product reviews, seller reviews, external review. Most of the time, sa external review, wala po ako nakikita dito, no? But let's just focus on dito sa to be reviewed. So dito makikita mo yung items na to. So mga orders po yan sa akin. Ito po yung mga na-receive na ni customer but they did not take the time to do their product review or seller review. Okay? So you can chat the customer, di ba? You can chat the customer, remind them to do their product review, di ba? Para by doing so, ma-improve natin yung service and at the same time, di ba, tumaas din yung product review rating natin. Okay? And then, if we click on product reviews here, eto na yung mga orders na nag-review si customer. Okay? Ayan. So, nakita nyo po, meron tayong mga reviews na, no? This is a new shop, by the way. Nilaunch ko lang to nitong April. But if you notice, marami po tayong reviews. I think the last time I checked, meron na akong 29 reviews. Okay? So, may 29 reviews tayo. Ayan. So, nakita nyo po, meron siyang, may mga nagko-comment. May nagre-review din with pictures, with images. Okay? And of course, hindi natin maiiwasan na magkaroon ng poor rating or poor review. Kung nakita nyo po dito, ano, may nagbigay sa atin ng 3 stars, meron din nagbigay sa atin ng 1 star because sizes are misleading and smaller da po yung sizes. Okay? With regards to sa ganito naman, ang masasabi ko lang, ang profile po ng ating customer may vary, no? Parang ano lang yan eh, you cannot please everybody. Although, sa posting naman ng ating items or ng ating products, ikumpleto naman dun ang mga detalye about the sizing. And then may reminder din na kung medyo malusog naman yung bata, ikumuha ng one size bigger. So, pwedeng nyo pong i-report yung mga ganyang klase na review. And then, if you notice dito sa one star, oh, ayan. So, report processing po siya.
Okay, so report processing siya. So ang mangyayari usually niyan, it's either depende po yan sa Lazada kung katanggap-tanggap ba yung dispute na ginawa mo na incorrect yung info na sinabi ni customer. So i-approve po yan ni Lazada and it will not hit your product review na metrics. Okay? And then meron tayong seller reviews. Ayan, so mag-ano sila, smiley, sad sila. So seller reviews naman, ito ang impact nito naman if the customer is satisfied with the seller. So ito dito ipapasok yung na-ship ba siya on time, mabilis ba yung shipping, mabilis yung parcel na i-endorse sa courier, no? Okay, so yan po yung seller reviews. Okay, so balik tayo sa product reviews. Okay, as much as possible, gusto natin no, na may mga mag-review ng image or mag-review ng videos. Meron din naman po. Again, nilaunch ko lang to a few months ago, April. And yet, may mga nagsesend din po ng image. Okay? Ayan. So, nakita nyo po, may nagpapadala ng pictures, may OOTD pa. Ayan. And these people, these kind of customer, you really need to take care of dahil, di ba, they took the time to do a product rating sa shop mo. Okay? So, I will be doing a separate tutorial how I did this kasi I know na maraming sa ating mga sellers no yung nagtataka na bakit wala akong product rating, ang tagal na ng shop ko, bakit hindi nagre-rate yung ating mga customers. So I will be sending or I will be creating a separate tutorial like best practices what I really do no to entice our customers or to encourage them to do their product rating. Okay? So nakita nyo po, sa pangalawa pa lang tayo and yet ang ating discussion ay napakahaba po. And sana ay hindi po ito or na-explain ko po ito ng maayos sa inyo. Kung hindi nyo naman po naintindihan at medyo mabilis ako magsalita, please do a replay. Pwede nyo naman po balikan ang video na ito. Okay, so let's move on to sponsored solutions. With sponsored solutions, ito po, this will be enabled and activated depende po sa tenurity ng shop nyo. Kung bago lang po tayo na seller, expect na hindi nyo po ito magagamit. Okay? Pag sinabi nating sponsored solutions, ito po ay isang paraan, yan, i-click lang po natin ha, para ma-boost yung sales natin tsaka makapag-gain tayo ng traffic. So this is actually one tool to grow your business with Lazada. And this one po, meron siyang bayad. Okay? May bayad po ito. So dalawang klase po yan, yung sponsored discovery and sponsored affiliate. Okay? So sponsored discovery, let's just do a brief explanation lang siguro. No? Pansin nyo kapag nagbabrowse po kayo sa Lazada app, no? Tapos halimbawa nagba-browse ka ng certain product. Tapos on top ng product mo makikita mo doon no, makikita mo doon may nakalagay sa baba ad, no? Ayan. So yun po isa po yun sa naka sponsored discovery. So depende po yan sa budget like how many days mo siya naka-on and then kung ilang mga clicks ang gagawin mo. So anyway, we're not gonna go through the details since hindi pa naman siya activated. But just so you know, may bayad po yan ang sponsored solutions. But it is an effective way. Maraming feedback yung ating mga sellers dyan sa group na napaka-effective daw po yung sponsored solutions. It boosted their store and also it nag-increase daw po yung sales nila using the sponsored solutions. Okay? So kung may bayad naman in gaining traffic and in increasing sales ang sponsored solution, meron din naman pong mga libre si Lazada. And that is our next topic, yung traffic. Okay? So traffic po is very important sa e-commerce.
hindi lang po sa Lazada, kahit po sa ibang mga platform. Okay? Kasi the higher the traffic, there's a higher possibility na mataas po yung conversion rate, and in the end, revenue po yan sa ating mga store. So under traffic, meron tayong apat dito na categories. Traffic tools, feed, last live, customer engagement. Okay? So let's move on to traffic tools. Ano nga ba yung mga traffic tools? Okay? May tatlo po yan ang traffic tools natin. May seller picks, and then meron tayong new product incubation tools. We're not gonna discuss itong dalawang to because this is applicable kapag naka 1 month ka na, in which I will also be discussing very soon. Alright? But we're gonna focus more dito sa seller picks. Ano nga ba yung seller picks? Ang seller picks po, ito yung free boost ng Lazada. Okay? Free in a way na kapag sinelect mo yung mga item mo dito, maha-highlight po siya sa search engine or sa search query ng Lazada website, no? So, i-click lamang po natin 'to. Kung ikaw po ay Shopee seller, ang equivalent po sa Shopee nito ay free boost. So sa atin, sa Lazada, seller picks. Okay? But please take note, yung seller picks, depende po yan sa performance mo per quota. Okay? So ikiklik ko lamang po ito kasi ang shop na ito po ay nabigyan po tayo ng free boost or yung seller picks. Okay? Dahil na-reach po natin yung weekly quota ni Lazada. And it's now loading. It's still loading. Ano na nangyari? So, i-ano natin, i-refresh natin. Oh, ayan. Okay, so binigyan tayo ng 3 products na ito yung entitled tayo na mag-boost, no? Sa ating seller picks, 3 items kasi nakakota po tayo. And then meron po tayo dito na a little bit of explanation na yung seller pick quota daw nagre-refresh siya weekly ng 3:30 PM Monday based on your Sunday performance. Okay? Ayan. All right. Ayan. So ang maximum per experience dito no sa seller picks is up to 7 products yung quota usage. So remember nyo ma-highlight mo yung 7 products sa shop mo. So ang mangyayari niyan, teka, punta tayo ng ano ha. Okay, hold on. I'm gonna open an example. I'm gonna open an example. Okay, so punta tayo sa lazada.com.ph. So ano nga ba yung nangyayari kapag naka-sign up tayo sa seller picks? Tingnan natin. Halimbawa, dito kay... Ito. Sige, click lang natin ito. Okay, sana may seller picks dito. Okay, so dito, ito si seller, no? Ito yung item. Ang nangyayari kasi sa seller picks, kapag naka-seller picks si product mo, no? Kapag sineleck mo yan at nakapag-free boost ka, kapag in-scroll down po yan ng customer, no? Usually, nandito po yung recommended products of the same item. So kung halimbawa ang item mo ay nagbebenta ka ng yoga pants, no? Ang seller picks makikita yan usually dito below sa page ng Lazada website. Tapos nakalagay diyan seller picks. But with this one walang nag-seller picks sa ganitong item eh. Teka, hanap tayo ng iba nga. Para makita nyo lang. Para realize nyo, I want you to understand kung gaano ka-importante din yung seller picks. Kasi kumbaga parang ibibigay yan ni Lazada as product recommendation to anyone, anyone na magbabrowse sa Lazada website looking for some items. No, yan po yung seller picks. So, let's scroll down. Baka merong seller picks to. From the same store.
Wala siya. Wala siya dito. Usually, meron yan eh, seller picks. Okay, pero nakita ko, it caught my attention dito sa left side. Oh. Yan, sponsored products. Okay, sponsored products yan. Yan yung mga nagbayad po ng sponsored discovery din. Kapag desktop ang ginamit or laptop yung ginamit ni customer sa pagbabrowse. Okay, looks like hindi tayo makahanap ng seller picks, no? Tingnan natin yung iba. Baka meron. Okay, wala dito. Wala siyang seller picks. Pero kita niyo naman siya, meron siyang product recommendation of the same item, no? So, ganun po yung seller picks nag-work. Ganun siya. It would recommend. So, it give, you know, it give customer access, you know, to do a comparison from one seller to another, no? So, halimbawa, ito si 89. So, meron ding recommendation here na may nagbebenta din of the same item. Pakita natin kung sino yung mas mura. Ayan. And then, sino mas mahal. Sino yung mas maraming mga rating. Okay? So, yun po yan. Okay. So, let's move on to saan nga ba tayo kanina? Okay. Seller picks pa lang tayo, no? Okay. Dito tayo sa feed. Okay, next category under traffic is feed. Okay, so this is the feed management. Actually, this one, lately lang to rin inano eh, ni-roll out. But, ang feed management po is also one way to increase traffic ng shop mo. And, ang kinaganda dito is you can post any update from your store through feed management. Okay? Update by doing posting an image ng product mo, short video, or pwede mo i-share yung customer gallery mo, and also yung product list. So, ang ginagawa ng feed, pinupush po ito sa Lazada website, no, sa store mo, and it will notify yung mga naka-follow, especially sa store mo. Okay? Ayan. So, then meron pang feed point dito na 10 points. So, I suggest that you utilize this every day. I'm going to do a tutorial then how. So, abangan nyo po yan. Marami tayong matututunan this year. Especially, lalo na kung nagsisimula ka palang magbenta using the Lazada platform, no? Okay. So, yan po yung feed. Okay, and then next is last live. This one naman, last live. So under traffic niya, if you notice, no, under traffic, these are the tools that we can definitely use. I-maximize natin yan para magkaroon ng high traffic. Ayan. So kinik natin yung last live. Ayaw mag-load ng page. Ayan. So nirefresh natin. So kung gusto mo naman mag-live selling sa Lazada, then you can activate yung last live dito na option. Okay? So, in doing so, you just need to connect a buyer account para makapag-start ka. And may proseso din po yan. I believe you need to do a parang test live, no, para ma-quality check yan ng Lazada team natin if kaya ba ng cellphone mo, no, to do live and kung okay ba yung setup. Okay? Next, we have customer engagement. So, ito po yung last category or last section under traffic. Itong customer engagement naman po, makikita mo yan sa mga groups natin sa Lazada, sa Facebook, yung tinatawag nila na CEM. Okay? So, this is also another way to increase traffic, convert sales, itong customer engagement or CEM. Please take note na yung CEM, ma-activate lamang po yan, ma-enable po yan, depende din sa performance ng iyong store. So, it's
Always a challenge, really. Actually, for me, bilang matagal na nagbebenta sa Lazada, it's really not a challenge for me anymore. But, kumbaga, parang responsibility ko na yan to really do my best as a seller para mabigyan ako ng mga benefits katulad nitong customer engagement. Okay, so ano yung nangyayari dito sa customer engagement kapag naka-enable yan? So right now, no, naka-enable po yan. And napaka-timing na binigyan tayo nitong naka-enable yung ating CEM. Kasi dahil sabi ko, actually yung inalala ko na kapag ginawa ko tong tutorial na to, eh hindi ko maipakita sa inyo lahat. But, you know, the universe is so good, nakalinya ang mga bituin sa langit para sa atin, para maibigay ko yung tutorial na ito. So, customer engagement, usually, ito po yung push notification sa end ni customer. No? Kapag sinabing customer engagement, ito yung customer, yung mga push notification. So, ito yung i-on mo, i-enable mo para mag-notify dun sa mga customers mo. So, ano yung mga scenario na pwede mo siyang i-push yung notification na yan? Una, sa mga followers. Okay? Ayan, meron tayo sa followers. And then, you can also push notification sa mga customers na mag-leave sila ng positive review. Ito, dito yan. Yan, review reminders. Ayan, dyan po natin yan magagawa. Tapos, yung mga unpaid orders na sinabi ko sa inyo kanina. You can also do that here through the customer engagement or CEM. Tapos, yung customer na merong inilagay sa cart nila, tapos hindi pa nila piniplace or hindi pa nila chine-check out yung order, nandito din po yan sa customer engagement. So, you can do your push notification. And, meron din tayo dito, purchase customer. So, yung push notification, ibig sabihin, ibobroadcast niya yan, depende sa isiset mo. For example, no, i-click lang natin tong, para magkaroon kayo ng idea, i-click lamang itong positive review scenario. I-click natin. Okay. And then, hindi. Dito tayo sa pinakasimple. Wait lang. Balik tayo. Sorry. Dito na lang. Items in cart reminder. No? Okay. So, ayan. So, meron tayong per day sa CEM na 2 push notification per day. So, ano yung target natin uli dito sa cart reminder? Of course, ang target natin is yung mga customer na nag-add to cart lang, ay nag-add to cart pero hindi nag-check out. So, it will give them a reminder na i-check out nila. Tapos, you don't need to worry about the template kasi may pre-template na po dito. Kuibo, i-ano nyo ha. Ayan o. So, i-click nyo lamang to. Halimbawa, tapos select nyo lang, halimbawa itong 3. Ayan. Okay, so meron siyang text. Sale ends tonight. Check out and pay now to enjoy awesome discounts. Okay? And then, check natin yung iba. Complete your purchase. Check out those added to cart items to enjoy discounts. And item in carts reminder 1. Complete your purchase. Check out now. Okay? So, mapupunta yan sa chat sa Lazada app. Kasi sinubukan ko na to. Mapupunta siya sa chat nung Lazada app ni customer. So, it will remind them no na, Mr. Customer, ayan, i-complete mo na yung purchase mo. Yung nasa item mo. I-check out mo na po yan. So, i-create mo lang. Tapos, you can also, depende na sa inyo yan, you can add a voucher. Siguro, yung collectible voucher na 10 pesos. Ayan. So, malaking bagay na po yan kay customer if you offer such voucher. So, again, effective po yung mga voucher. Okay? So, nakita nyo po yung benefits ng customer engagement or CEM under traffic. So, isa lamang po yan. So, marami pa siyang mga benefits para sa ating mga seller.
Okay, now we're down to promotions. Okay, so 7-7, malapit na po. And I'm actually filming this video today. Ano ba ngayon? July 3. So last day na po ng pagsali ng 7-7 campaign. So itong promotion po, obviously, kapag promotion, dito po natin ina-apply kapag gusto nating mag-join ng mga big campaigns or yung mga daily campaign. Ayan. And then, if you wanted to offer voucher, nandito din po yung option. If you wanted to offer free shipping sa store mo, i-activate, i-enable lamang po yan. Kung gusto mo magkaroon ng bundle sa store mo, nandito din yan. Tsaka yung mga flexi combo. Okay? Ayan nyo, again, continuous naman po yung paggawa ng Mama Bet sa inyo ng tutorial. Although meron tayong tutorial na previously sa channel na ito, like how to join campaigns, pwede nyo rin puntahan yan para at least, you know, you don't need to wait na for the tutorial na bago using the user interface. Pero at least it will give you an idea on how you can join promos or campaigns sa Lazada. Okay, so when we click on campaign, so maraming, may tatlo po yan na in-offer si Lazada. So yung mga mega campaigns, ano yung mega campaigns, di ba? Yung mid-year sale, 7-7, di ba? May 8-8 tayo, lahat na lang ng ano, 9-9, 11-11, 12-12, yun po talaga yung pinaka-mega campaign. Okay, so puntahan nyo lang yung mega campaigns kapag available yan, then feel free to join. And then meron ding daily campaigns. Usually kapag daily campaign, meron tayong mga payday sale. So dito po yan pumapasok. And then may mga special promotions yan. Okay, so please take note, baka magtaka din kayo na, Mama Betchay, bakit kapag pinuntahan ko to, eh hindi, wala akong campaign na nakikita. Okay, again, depende po yan sa performance. Kung qualified ka ba for that campaign? Okay? So, importante. Kaya ang importante po is marami tayong stocks, maganda performance natin para makasali tayo sa mga campaign availables. Okay? So, mayroong daily sale, may special promotion, may flash sale, free shipping, voucher campaign, flexi combo, exclusive promotion. Okay? So, yan po under promotions. Now, we're down to our last topic for today sa ating part 1 na tutorial na ito, yung store decoration. Okay, for store decoration, no, of course, dito natin i-decorate yung ating store, 'di ba? How our store looks like pagdating sa Lazada website kapag mobile yung ginagamit. How our store looks like naman kapag si customer ang ginagamit niya ay tab, laptop or PC. Okay, so may mga decorations po yan. On how to decorate your store, meron din tayong tutorial niyan. Okay, if you want me to do another comprehensive tutorial about how to decorate your store, let me know in the comment section, no? I want your participation. Kung may mga request kayo, things that you would want to learn more sa pagbebenta sa Lazada platform. You know, appreciate if you can give me ideas para magawa natin ng videos yan. Okay? So, yan po ang store decoration. Itong store decoration naman, aside from decorating your shop, dito mo rin isa-set yung store categories mo. So, puntahan lang natin yung store categories, no? Ayan. So, example, since I'm into swimwear, no, so kinategorize po natin 'yan para naman mas madali kay customer na puntahan yung ating store per category. So for example, si customer naghahanap ng swimsuit for babies, for kids, toddlers, so kiklik lamang niya yung category na babies, toddlers and kids and so on. Okay? Ayan. So that's the end ng ating part 1 tutorial today. So I will be discussing part 2 next week. So antabayanan nyo yan. I hope na by this time,
eh, nagkaroon na tayo ng a little bit of idea kung ano nga ba ang ibig sabihin ng mga section na to, itong mga tab na to, dito sa ating Lazada Seller Center. Okay, anyway, this is also available. May mga tutorials tayo sa Lazada University. So please do not hesitate to visit Lazada University. Nakikita din po yan dito sa ating Lazada Seller Center for more tutorials, for more learning materials po, no, that can help you succeed sa pagbebenta sa Lazada. Okay, and that's the end of our tutorial today, ang part 1 ng ating tour sa Lazada Seller Center. I hope na may natutunan po kayo sa ating tutorial. I will see you sa ating part 2. Please do not forget to thumbs up this video so I can make more of these learning modules for you. Okay, so once again, this is your Yo Mama Betchay. I'll see you in my next tutorial. I wish you good luck in your selling journey. God bless everyone. Bye!